love of Jesus. We'll be right back.
Good morning po sa bawat isa po sa atin. Welcome po sa ating Sunday Online Worship. Batiin po natin na magandang umaga yung atin pong mga kasama sa bahay, atin pong mga kapamilya, at kung meron din po tayong kasama mga kaibigan, batiin po natin sila. Sa oras po na ito, pwede po natin kuhanin yung atin pong mga Bible. Basa po tayo sa Aklat ng Colossians, chapter 3, verses 1 hanggang 4. Sa Colossians chapter 3 verses 1 hanggang 4. Kung nakita nyo na po, sabay-sabay po natin basahin at the count of 3. 1, 2, 3. Since then, you have been raised with Christ. Set your heart on things above where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then also will appear with Him in glory. Salamat po sa mga salita ng atin pong Panginoon. Sa pagkakataon po na ito, tayo po ay manalangin. Tumulog po tayo sa ating Diyos. Purihin po kayo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, sa amin pong pagsamba. Salamat po na minarapat niyo po, Panginoon, kami na makalapit sa inyo, Panginoon, at nais po namin, Lord, na maibalik po sa inyo ang mga papuri, ang pagsamba, at ang amin po mga pasasalamat. Panginoon, salamat po na inyo po kaming iniingatan. Nararanasan po namin patuloy ang inyo pong paggabay po sa amin. Salamat po, napakaraming buwan na po yung lumipas. At ganito pa rin, meron pa rin po kami nararanasan na pagsubok sa aming paligid. Pero ipinapakita mo po na kayo ay tapat sa amin. Kayo ay gumagawang kasama po namin, Panginoon. Kagaya po nung sinabi po doon sa verse kanina, our life is hidden in Christ. Lord, salamat na patuloy mo kaming itinatago sa inyo, sa inyong likuran, upang sa bawat pagharap po namin sa aming buhay, sa bawat araw, Panginoon, sa bawat laban, Panginoon, na kinakaharap po namin. Alam po namin, O Diyos, na kami ay magtatagumpay sapagkat kasama po namin kayo. Lord, sa oras po na ito sa aming pagsamba, nais po namin na makatagpo kayo. Nais po namin na makasama kayo. Nais po namin na makapiling kayo, Lord, dito sa amin pong pagsamba. Though nandito kami sa lupa at kayo naman ay nasa inyo pong tirahan sa langit, ngunit alam namin na sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay kasama namin kayo. Mararanasan namin ang aming Diyos sa amin pong pagsamba. Lord, we want to encounter you po, Panginoon. And nais po namin ilapit sa inyo lahat po, Panginoon, ng mga burdens po namin, lahat ng mga kabigatan sa amin, lahat ng mga alalahanin po namin, lahat po ng inaalala po namin, Panginoon Diyos, lalo na po sa aming kinabukasan. Lahat ng ito ay pinagkakatiwala po namin sa inyo. Lord, salamat dahil kayo po ang nagbibigay katugunan sa aming mga panalangin at sa aming mga kapatid na sa ngayon po ay nagdaranas po ng mga sakit o karamdaman. Dalangin ko po na maranasan nila ang kagalingan, Panginoon Diyos. At yung mga kapatid po namin, nakakabalik pa lamang, Lord, patuloy po silang tumibay at lumakas sa pananampalataya, pagtitiwala po sa inyo, Panginoon. Lord, bawat isa po sa amin ay nangangailangan ng pagpapalakas po ninyo, Panginoon. Kaya po itong pagkakataon na makasamba po kami, O Diyos, alam namin ang panibagong lakas ang inyo ikagawad sa amin. Panginoon, purihin ka po sa oras na ito, dinadakila, sinasamba, tinataas ka po namin. Ito po ang papuri pagsamba namin sa pangalan ng Panginoong Jesus, we pray. Amen and amen and amen. So ngayon pong umaga na ito, tayo po ay magpupuri sa atin pong Panginoon, atin pong ipalakpak ang atin pong mga kamay sa atin pong pagsamba sa ating Diyos. Pagpalain po tayo ng ating Diyos. Good morning, TGCM! Muli tayong umawit ng mga papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow you.
Submission, Panginoon. We will listen, O God, to hear your voice, to know your word, Panginoon, where you are leading us, po, Father God. We continue to dwell and invite, po, Panginoon, ang inyo pong banal na presensya. We need your leading, we need your spirit, God. And as we worship you, po, we present ourselves, we lay down ourselves just as how you laid your lives for us, King Jesus. Without holding back. Without holding back, Jesus, we are yours. Send us. Broken as
as my life may be, I will give you every piece. I hear you
oh God. Tunay po, Panginoon, na aming po mga buhay ay aming sinusuko sa inyo. Gamitin mo po kami, Lord God, ayon sa nais mo. We are available, oh God. Have your way in us, oh God. We worship you. Love unfailing, overtaking my heart. You take me in, finding peace again. Fear is lost in all you are. And I will give the world to tell your story, 'cause I know that you've called me. I know that you've called me. I've lost myself for good within your promise, and I won't hide it. I won't hide it. 'Cause Jesus, I believe in you, and I would go to the end of the earth, to the ends of the earth for you. Lord, are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. Yeah. You alone are God. Love unfailing. Love unfailing. Overtaking my heart. Take me in, finding peace again. Fear is lost in all you are. Yes. And I will give the world to tell the story, 'cause I know that you've called me. I know that you've called me. Lost myself for good within your promise, and I won't hide it. I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth for you. Lord, are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the end of the earth, to the end of the earth for you. Lord, are the Son of God, all the world will see that you are God. You are God, Jesus. You are God alone. There's no one like you, God. You worth it. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth for you. Lord, are the Son of God, and all the world will see that you are God. Amen. You are God, Jesus.
would go to the end of the earth, to the end of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the end of the earth, to the end of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. You are God alone. Sa iyo po, Diyos, lahat ng papuri, pagsamba ay nararapat. Purihin ka, Panginoon, in Jesus' name. Magandang araw sa lahat. Communion Sunday natin ngayon. Pagkaraan ng preaching, ating gaganapin yung ating communion. Ihanda natin yung kapirasong biskwit at grape juice sa isang maliit na container. Makabukas kayo sa atin, sa akin doon sa 2 Timothy chapter 2, verse 2. And what you have heard from me in the presence of many witnesses, and trust to faithful men who will be able to teach others also. Sa Tagalog, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayanang magturo naman sa iba. Bago tayo magpatuloy, tayo manalangin saglit. O Diyos at aming amang nasa langit, nilalapit namin sa inyo ang aming pong paksa na kami bigyan ng liwanag. Bigyan niyo po kami ng unawa na kayo'y makapagsalita sa bawat isa sa amin tungkol dito sa amin topic, at makita namin yung kahulugan at kahalagahan ng pagiging isang alagad ng Panginoon. Nilalapit po namin ang paksa na aming pag-uusapan sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating topic ay Disciple to Disciples. Ang ating topic ay tungkol sa relasyon at role sa isa't isa ng dalawang alagad. Bilang pagliliwanag sa dalawang alagad, yung isa na unang naging disciple ng Lord na lumalaguna sa karunungan sa Scripture, tumitibay na sa pananampalataya sa Lord, umuunlad sa pagtupad sa lahat ng ipinag-uutos ng Lord, patuloy siyang nagsasanay sa gawaing pagliligtas ng Lord sa ating strategy, win, consolidate, disciple, send. At pinapangarap niya yung vision of multitude. And then, at maging bahagi sa fulfillment ng Great Commission. Yung isa naman ay mas bago na naging disciple ng Lord, na ipinapaalaga ng Lord upang tumulad sa buhay at paglilingkod sa Lord sa naunang alagad. Ulitin ko yung statement na yon. Sa mas bago na naging disciple ng Lord, na ipinapaalaga ng Lord ang kanyang layunin upang tumulad sa buhay at paglilingkod sa Lord sa naunang alagad. Ngayon, ang alagad ng Panginoon. Tinatawag natin itong disciple of Jesus o kaya follower ni Jesus, at lilinawin natin saglit. Bagamat natalakay natin ito sa nakaraang Sunday preaching, si Jesus Christ ang kanyang ipinangangaral at dinadala sa mga tao ay tungkol sa kanyang pagkabuhay, sa kanyang kamatayan sa krus at pagkabuhay na maguli upang ang mga makasalanan ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang bahagi naman ng taong makasalanan para makapasok sa kaharian ng Diyos, una'y marinig ang mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesukristo. And then manalig sa Panginoong Hesus, magsisi sa lahat ng kasalanan at magpasya na siya magpapasakop na sa paghahari ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang biyaya ng Diyos sa lahat ng mananalig ay himala ng new birth, kaya paglalang ng bagong pagkatao.
at siya ay manggagaling ngayon, yung bagong pagkatay galing doon sa kaharian ng Diyos sa pamagitan ng tinatawag nating new birth o kaya pagiging born again. Gusto ko i-quote yung binanggit ni Jesus Christ kay Nicodemus sa John chapter 3, verse 3, and then 5 and 6. Sinabi ni Jesus Christ, "Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Ngayon, binanggit dito na wala raw pwedeng makakita sa paghahari ng Diyos. Hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Hindi niya ito mararanasan maliban na siya ipanganak na maguli. And then doon sa verse 5, pinaliwanag further ni Jesus Christ, "Very truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to Spirit." Dito itinatag na, ano ba yung kapanganakang maguli? Iti kapanganakang dinadala ng Holy Spirit. At ang binabanggit, ang kapanganakang ito ay galing sa Diyos, galing sa Kingdom of God, upang itong taong ito na ipinanganak na maguli ay maging anak ng Diyos, maging mamamayan ng Kingdom of God. Ngayon, nais ko pa rin itatag na ang lahat ng nananalig ay pinagkalooban ng eternal life at pag-asa sa resurrection. Sabi nga ni Jesus Christ sa John 6:47, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na wala hanggan. Yun ang power ng pananalig na nagkakaroon ng pagkakataon o kaya ng kakayanan ang Diyos na may pagkaloob sa atin yung buhay na walang hanggan. Ngayon, itatatag natin na yung taong nananalig meron ng eternal life. Ngayon, bawat nagsisisi ay magpapasyang maging follower na ng Lord. Magiging isa siyang disciple sa Kingdom of God. Itatatag na natin, disciple sa Kingdom of God. Saan talaga ang atmosphere ng discipleship? Doon sa Kingdom of God. Lahat ng believer ay tinatawag na alagad ng Panginoong Jesus. Tuturuan at sasanayin sa pagsunod sa batas ng Diyos sa ipapagawa ng Lord. Sa discipleship gagawin ang paghuhubog sa kanyang anyo. Pabalik sa nasirang image at likeness ng Diyos sa tao. Lamang alam natin na ang ginagamit na word dito ay pabalik doon sa anyo ng Panginoong Jesucristo to become in the likeness and image of Jesus Christ. Ngayon sa discipleship din, itatatag yung pagsasanay sa kanyang dominion sa buhay. Ibig sabihin, kung tulad siya isang bata, kinakailangan siya maturuan ng kanyang mga magulang kung paano mabubuhay na matagumpay dito sa daigdig. Kailamang sa isa namang disciple, tuturuan din siya at sasanayin kung paano siya mamamahala ng kanyang buhay upang manatili siyang nakaangat, nagtatagumpay, nananalo, nananaik sa anumang laban ng kanyang buhay maging doon sa Kingdom of Darkness. Ngayon, bawat nagsisisi ay ipamumuhay yung kanyang pangako sa repentance upang makapagpatuloy sa proseso ng discipleship. So, itatatag natin. Yung bawat nagsisi, ipapamuhay niya yung kanyang binitawang pangako. Ani kanyang pangako, tatalikuran na niya lahat ng kanyang nagawang kasalanan. Yung kanyang pagsuway sa Diyos. Yung hindi niya ginagawa, yung ipinagagawa ng Diyos sa kanyang buhay. So, noong nakaraang preaching natin last Sunday, bago makapasok sa proseso ng discipleship ang bawat isa na mananalig kay Jesus Christ, ay magpapakita siya ng katunayan ng kanyang pananampalataya, ng pagbabago na nagawa na ng Diyos sa kanyang buhay. At uulitin ko, ang ipakikita niya sa daigdig nito, yung himala ng Diyos, hindi yung bang nagsabi lang siya, tatalikuran ko ni kasalanan. Kahit ilang beses niyang sabihin yon, kung hindi gagawa ng himala ng pagbabago, ng pagkatao ang Diyos sa kanyang katauhan, hindi magaganap talaga literally yung pagbabago. Kaya itatatag lang yung pananampalataya. Kaya yung una, yung pagbabago ng buhay. So kasama rito yung pagsuway doon sa kalooban ng Diyos
at yung kanyang pangako na magmula noong araw na si manalig kay Jesus Christ, gagawin na niya kung anuman ang iuutos sa kanya ng King and Lord ng Kingdom of God. Another noong nakaraan tinalaki rin natin, maalala lang natin para sa gayon, maging malinis yung ating pagkaunawa, ano ba, discipleship. Sapagkat itinatag din ni Jesus Christ doon sa aklat ng Luke chapter 14 verse 26 na itinatatag niya yung dapat na pagsunod ng isang magiging alagad. Susunod siya sa batas ng Diyos tungkol sa pag-ibig. Binanggit, inutos ng Panginoon sa Mark 12:30 na iibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong kalwa, buong pag-iisip at buong lakas. At pagkatapos sinabi niya na kung hindi ka magpapasya na ito yung iyong gagawin, na ito ay yung itatatag sa iyong buhay, sabi niya, kung iibigin mo pa rin ang iyong kapamilya, tatay, nanay, asawa, mga anak, kapatid, maging sa sariling buhay, ang sabi ni Jesus Christ, hindi siya pwede magsimula para maging alagad ng Panginoon. Sabi niya, such a person cannot be my disciple. So, yung pangatlong bagay, tuturuan at sasanahin sa denial of self. Sabi kasi ni Jesus Christ, whoever wants to be my disciple, gusto mo bang magpaalagad, magpagawang alagad sa Panginoon? Ang sabi niya, must deny themselves and take up their cross and follow me. Ngayon, another na binanggit natin noong nakaraan, yung binanggit ni Jesus Christ na learn to give up everything dito sa mundo, lahat ng kanyang aasahan dito sa kingdom of darkness, dito sa kingdom ng mga tao sa digdig nito, handa niya nang i-give up. Yung salita, i-detach na niya yung kanyang sarili doon sa mga bagay ng mundo o sa sistema ng mundo. Kaya binanggit sa Luke 14:33, in the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples. So, itinatag na ni Jesus Christ yung kanyang term kung paano magiging alagad at kahululihan. Binanggit niya na sino man nagnanais maging alagad ay magtatag na ng isang pasya na isa'y magpapagamit sa Diyos at kanyang ilalagay rin yung kanyang buhay bilang isang lingkod ng Panginoon na magsasakripisyo para magawa ng Diyos yung pagliligtas ng mga tao sa daigdig na ito. At isasama siya ng Panginoon. Ngayon, itinatag natin na dito, ito yung term ni Jesus Christ. Gusto mo bang maging alagad? Lahat ng mga binanggit kong iyon ay kasama doon sa panimula, from the very start pa lamang, repentance. At akin naniniwala na napakarami ang nakarinig na mabuting balita na itinatag yung ganong uri ng repentance. Personally, the day tinanggap ko si Jesus Christ na Lord and Savior ng aking buhay, ipinasya ko. Lahat ng malalaman kong mali at kasalanan sa aking buhay, aking tatalikuran. Pangalawa, sinabi ko kung ano nakasulat doon sa scripture, ako'y susunod. At nung malaman ko na iibigin ko ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong kalwa, buong pag-iisip at buong lakas, at iibigin ko ang Diyos ng higit kaysa aking sarili, sinabi ko, narito ako. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Itinatag ko na iibigin ko ang Diyos ng una maging sa aking buhay, maging sa aking pamilya, maging sa aking karir, maging sa anumang maaari kong asahan sa daigdig nito. At itinatag ko rin yung binanggit niya na yung i-give up kung ano man yung maaaring isahan dito sa daigdig. Ipinasakutot from the very beginning pa lamang. Itinatag ko na yung ganun pasya. Kaya nga, naitatatag ko rin na itong binanggit ni Jesus Christ, paano ko magagawang alagad ng Panginoon? Sundin ko lahat yung term, yung condition ng Panginoon para ako'y maging alagad. Bakit? Siya yung Lord. Siya yung may-ari ng Kingdom of God. At siya rin na nakakaalam na kapag ka hindi ko ibinigay yung lahat na kanyang hinihingi, ay darating yung pagkakataon na magkakaroon kami ng kawang
at hindi ko susundin ang kanyang kalooban sa halip, ipapasya ko pa rin masunod yung aking kalooban. Kaya nga, itinatag ko na ako'y susunod sa Panginoon. Ngayon, bago ko itutag itong pag-uusapan natin na disciple to disciple, ano yung role ng Holy Spirit sa discipleship? Meron pattern dito sa church. Alam natin yung Great Commission sa Matthew 28:18-20. Binanggit ni Jesus Christ sa kanyang lahat ng mga alagad, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age." At yung binanggit ni Jesus Christ, lahat ng authority, kapamahalaan doon sa langit at dito sa lupa, ibinigay na sa akin. After His death and resurrection, na itatag na na yung pamamahala doon sa langit at dito sa lupa sa Kingdom of God ay ibinigay na kay Jesus Christ. And then, therefore, sabi ni Jesus Christ, therefore, go. Ano'y kanyang inuutos? Magpipreach sila ng gospel. At dadalhin nila yung paghahari ng Diyos dito sa daigdig. At aanyayahan yung mga taong makasalanan. At kanilang ipapahayag na magsisi lamang sila. Manalig kay Jesus Christ, pagtiwalaan si Jesus Christ. Patatawarin sila sa lahat ng kanilang kasalanan at sila ibibilang do sa Kingdom of God. Maging mamamayan ng Kingdom of God. Kaya lamang binanggit, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, yung mananalig, itatatag, na sila'y magpapasya in public, na sila ay disciple na ni Jesus Christ, sila'y magpapagawang alagad na sa Panginoon. Ngayon, tingnan niyo mabuti ang pagkakabanggit, go, therefore, and make disciples of all nations. So, itinatatag dito yung pagtatalaga ng bawat alagad noon na kanilang gagawin itong ipinagagawa ng Panginoon. And then, uulitin ko ang sabi, go, make disciple, teach them to obey all things I have commanded you. At ating makikita literally kanilang ginawa yung bagay na yun. Kaya lang, pagkarang ipahayag ni Jesus Christ yung Great Commission, hindi muna sila pinaalis ng Jerusalem. Hindi muna sila pinalis ng Panginoon doon sa Jerusalem. Ang kanyang binanggit, kailangan nilang matanggap yung master ng discipleship. Sino yung master ng discipleship? The Holy Spirit, at atin itong itatatag kung gayon. Binanggit doon sa aklat ng Acts chapter 1, verse 4 and 5 and 8, sinabi sa kanila ng Panginoon na bago sila magsimula doon sa ministry, bago nila gawin yung ipinagagawa ng Panginoon na go, bago nila gawin yung pagbabaptize ng mga makasalanan, and bago nila gawin yung paggawa ng alagad, at bago nila gawin ang pagtuturo at pagsasanis sa kanila ng pagsunod sa lahat ng inuutos ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa kanila, hintayin ninyo muna yung pangako, but wait for the promise of the Father, which He said, you heard from me. For John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Sabi, yung ipinangako ng aking Ama, ipagkakalob sa inyo ang baptism ng Holy Spirit. Yung kapuspusan ng banal na Espiritu. And then itinatag niya, sabi, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Sabi, tatanggap kayo ng kapangyarihan. So, yung mga apostol sa kanilang likas na kalalagayan, bagamat sila nag-undergo na ng 3 years and a half na discipleship kay Jesus Christ, at ready na rin sila na magawa ng mga alagad, bilang pagtupad sa itinuturo at pinagagawa ng Panginoon, sabi ng Panginoon, wait. Huwag muna ninyong gagawin yan. Hintayin ninyo yung Holy Spirit. Tinutukoy ni Jesus Christ na hindi nyo magagawa yung ipinagagawa ko sa inyo hanggat di dumarating ang Holy Spirit. Ang sabi niya, wait. Bakit? Ang Holy Spirit ang magsasangkap sa inyo ng power upang magawa yung aking lahat na iniuutos sa inyo. Ngayon, bakit ito yung itinatag ng Panginoong Hesukristo? Bakit kailangan ng Holy Spirit?
Sabi doon sa aklat ng John chapter 14 verse 26, binanggit dito ng Panginoong Hesukristo sa isang diskurso nila nung nagdi-disciple si Jesus Christ. Sabi niya, "But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you." Sabi, ang tutulong sa inyo sa aking ipinagagawa. Ang tutulong sa inyo sa aking ipinagagawa, the Holy Spirit, na ipadadala ng Ama sa aking pangalan, at siya yung magtuturo sa inyo. He will teach you all things that I have commanded you. He will teach you. Ngayon, ano yung utos ni Jesus Christ sa Matthew 28:20? Teach them to obey all things. Ninanais ng Panginoon na turuan sumunod sa lahat ng mga pinag-uutos ng Panginoon, pero sino yung magsasangkap ng kapangyarihan at kakayanan at magbibigay ng liwanag at unawa doon sa mga tinuturuan para masunod yung sinasabi ng Panginoon, ang sabi, the Holy Spirit. Siya yung helper dito sa paggawa ng alagad. Yung salitang helper, ano yung kanyang role? Siya yung magtuturo. Siya yung magbibigay ng lakas at kakayanan para mapangyari ang bagay nito. Ngayon, isa pang talata, binabanggit sa John chapter 16, verse 13. When the Spirit of Truth comes, He will guide you into all the truth. Gagabayan niya kayo. Sino gagabayan niya yun dito? Yung gagawa ng alagad. Yung inuutusan na go and make disciple. Ang sabi niya, when the Spirit of Truth comes in you, He will guide you. Sino ang mag-guide dito sa gagawa ng alagad? The Holy Spirit. Saan sila gagabayan? Into all the truth. Hindi kayo magkakamali. Hindi kayo magkukulang. Eksakto ang inyong ituturo ayon sa sinasabi ng Scripture. Hindi yung isip ninyo, hindi katwiran ninyo, hindi yung pananaw ninyo ang inyong maitatatag sa inyong pagtuturo, no, ng paggawa ng alagad. Ang sabi niya, the Holy Spirit, He will guide you into all the truth. Ano yung all truth na yun? Lahat ng ipinagagawa, inuutos ng Panginoon. Ang sabi, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. So nakita lang natin dito, ang magtuturo sa bawat alagad from the disciple maker doon sa ginagawang disciple, the Holy Spirit. Hindi kakayanan ng disciple maker ang sinumilito rito. Si isang servant ng Panginoon na ang kanyang role ay sumunod sa Panginoon pero merong mag-e-enforce at saka gagawa inwardly para mapangyari yung sinasabi ng Panginoon. So yung paggawa ng alagad, itigawain ng Holy Spirit. Sino magtuturo? Ang nagtuturo sa disciple maker, the Holy Spirit. Sino magtuturo sa ginagawang disciple? The Holy Spirit pa rin. So makikita lang natin na hindi natin gagawin ang disciple making in our own term. Not in our own decision. Hindi rin doon sa ating pananaw at katwiran. Hindi doon sa ating pananaw o kaya yung kakayanan. Hindi yun. Itinatatag na rito na sabi ng Panginoon, when the Spirit of Truth comes, He will guide you into all the truth. All the truth. Kaya nga uulitin ko, na ninanais ng Holy Spirit na precise, exact, doon sa sinasabi na Scripture ang pagtuturong gagawin ng isang disciple maker doon sa kanyang ginagawang disciple. At ang nagtuturo, uulitin ko, the Holy Spirit. Ngayon, ikot ko pa yung isang talata sa aklat na Ezekiel 36:27. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. Dito naman, gagabayan sila sa pagkaunawa sa katotohanan. Dito naman ay sila pangungunahan ng Holy Spirit to walk, to practice. To practice, ipamuhay ang alin? Yung itinuturo ng Holy Spirit. And then, be careful to obey my rules. Ang sabi ng Panginoon, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. So nakikita lang natin, ang discipleship na pinagagawa ng Panginoon, napakamaselan at precise. Dapat iti eksakto doon sa sinasabi ng Scripture. Hindi yung basta magawa lamang natin ito.
Kaya nga, makikita lang natin bakit napakahalaga yung palagian nating prayer. Bakit patuloy nating hinahanap na tayo mapuspos ng Holy Spirit. Sabi nga ng Scripture, be filled with the Holy Spirit. Laging binabanggit sa isang naglilingkod sa Panginoon, bago kang magsimulang magsalita, be sure you are filled with the Holy Spirit. Pagka ikaw naman na nagpiprepare ng iyong lesson na ituturo, o kaya magpipreach ka, be sure you are filled with the Holy Spirit. Bakit? Sapagkat ang Holy Spirit ang siyang tutulong sa atin o kaya magagabi sa atin into all the truth. Kaya lamang meron pagkakataon, walang nangyayari sa ating ginagawa. Pero uulitin ko, kapag ka ang Holy Spirit ang siyang kumikilos at gumagawa sa atin, very successful ang disciple to discipleship. To disciple. Magiging powerful yung ating ministry. At titingnan natin yung karanasan ng early Christian nang marinig nila, wait. So anong ginawa nila? Ang early Christian, 120 in numbers. 120 in numbers ito, mga disciple ni Jesus Christ, 120, nag-consecrate sila ng buhay in prayer. Ang sabi ko, word na consecrate, nagtalaga sila ng isang panahon. Hanapin nila presensya ng Panginoon, hihintayin nila yung ibinitawang pangako ng Panginoon. So, tinawag natin ito, consecration ng buhay. Pagtatalaga na ng buhay na sa loob ng isang panahon na ito, kakatagpuin namin ng Panginoon at kami maghihintay at maghihintay in prayer hanggang dumating yung binitawang pangako ng Panginoon. Bakit? Nakita nila kung gaano kaselan yung ipinagagawa ng Panginoon. Na may pagtatagumpay lamang itong ipagagawa ng Lord na ito sa pamagitan ng Holy Spirit. Kaya itinatatag natin ano ginawa nila. They wait. Sabi nga ng Acts chapter 1, 13 to 14, binanggit 120 sila, nagpray sila true and true for approximately 9 or 10 days. And then sa araw ng Pentecostes, habang sila'y nagkakatipon sa isang lugar, bumaba ang Holy Spirit sa kanilang lahat. Yung 120 na puspos ng Holy Spirit, kasama sila Peter at yung iba pang mga apostol, at silang lahat ay nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika, at pagkatapos, tumayo si Peter at nag-preach ng gospel. At yung nakakarinig, nakukonvict ang kanilang mga puso. Nagsasalita ang Holy Spirit sa puso ng mga nakikinig. Kinikilos ng Holy Spirit yung mga nakikinig to believe in Jesus. Meron nagpapatotoo sa kanilang puso na itong si Jesus na kanilang narinig, tunay itong Panginoon, tunay na siya yung tagapagligtas, nagsasalita sa kanilang puso. At ang nagsasalita sa kanila para manalig sa Panginoong Hesukristo, hindi na si Peter, the Holy Spirit. At ito yung kakulangan ngayon, bakit kung minsan hindi nagiging matagumpay ang pagdadala ng mabuting balita, sapagkat ang nagsasalita lamang tao, pero ang kailangan talaga na nagsasalita sa mga tao habang tayo nagpipreach, the Holy Spirit. And then, binanggit nila, anong gagawin namin para kami ay maligtas? Sabi ni Peter, repent. At pagkatapos magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus, patatawarin kayo sa inyong mga kasalanan. And then, alam nyo, sinunod ni Peter, tatanggapin ninyo yung Holy Spirit. Tulad ng pagkakatanggap namin, tatanggapin nyo rin yung kaloob na Holy Spirit. And then, sa Acts 2:42, immediately, itong lahat ng mga taong nakarinig na mabuting balita, they devoted themselves. Nagtalaga na sila ng buhay. Saan? Sa discipleship. Saan itinalaga ng early Christian o kaya yung mga nagsipagsisi ang kanilang buhay? Sa discipleship. Immediately, at ang sabi, they devoted themselves to the teaching of the apostles, doon sa pagsasama-sama, doon sa pagbe-break ng bread, at pagkatapos ay sa prayer. So makikita lang natin yung pagiging matagumpay ng early Christian. Ngayon, gano'ng katagumpay sila Peter? Noong unang preacher, 3,000 tao ang tumanggap sa Panginoon, nagpagawang alagad. And then sa susunod na preaching ay another 5,000 ang nanalig sa Panginoon, 8,000 na mahigit or 10,000 na mahigit, yung nananalig sa Panginoon at nagpapagawang alagad. At binanggit, ayon doon sa mga
record na almost lahat ng mga tao sa Jerusalem ay nananampalataya sa Panginoon. Bakit? Dahil sa power ng Holy Spirit at ang sabi, maraming priest, maraming Pharisees, yung mga member ng Sadducees ay nananalig sa Panginoon. So nakikita lang natin kakaiba yung nagaganap na pangyayari. Okay. So ito yung context na tinutukoy ko, disciple to disciple, ang hindi nakikita roon sa gitna ng ginagawang gawaing iyon, yung Holy Spirit. Ngayon, puntahan ko itong text natin, yung ating text sa 2 Timothy chapter 2, verse 2. Si Pablo ay isa rin doon sa naging alagad ni Jesus Christ at makikita rin natin yung prinsipyo niyang itinataag upang maabot ng salita ng Panginoon yung mga bansa ng mga Hentil. Maraming bansa ang marating ng salita ng Panginoon. Sabi niya rito sa text, "And what you have heard from me in the presence of many witnesses, and trust to faithful men who will be able to teach others also." Nakita lang natin dito sa text na si Pablo nagbibilin sa kanyang anak sa pananampalataya, si Timothy. Tinatawag din niya si Timothy kanyang disciple. Ngayon, pagka atin tinanong, bakit siya nagbibilin? Bakit siya magbibilin? Sapagkat itong 2 Timothy ay isinulat ni Pablo kay Timoteo upang magpaalam na. Magpaalam na sa 2 Timothy chapter 4, 6-8. Binanggit dito, basahin ko sa Tagalog, "Sapagkat dumating na yung panahon ng pagpanaw ko sa buhay nito, ako'y mistulang isang handog na ibinubuo sa dambana. Pinagbuti ko yung aking pakikipaglaban. Natapos ko nang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Makakantam ko na ang dapat ang koronang nakalaan sa mga matwid. Sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarong ang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik." Ito yung isinulat ni Pablo na pamamaalam kay Timothy. Okay, balikan ko uli. Si Pablo nasa bilangguan at naghihintay ng execution. Historically, si pinugutan ng ulo. Ano yung kanyang patutuo kay Timothy? Malapit na akong mamatay. Ano yung kanyang binanggit? Inialin ng Lord ang buhay ko sa kaligtasan ng makasalanan. Binabanggit, aking mustulang isang handog na binubuo sa dambana. So itinatag na inialin ng Lord ang buhay ko sa kaligtasan ng makasalanan. And then binanggit niya na pinagbuti ko yung aking paglilingkod. So sino yung kausap niya? Itong si Timothy. At kanyang binabanggit, marami akong nadalang tao sa Kingdom of God, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang dako sa daigdig nito. And then kanyang binanggit, natapos ko na ipinapagawa sa akin ng Lord at nanatili akong tapat sa pananampalataya. And then kanyang binanggit, makakantam ko na yung korona ng buhay, yung korona ng pagiging matwid. At ang sabi niya, ang magsusuot sa akin nito ay ang Panginoon doon sa Kingdom of God. Pero hindi lamang sa akin. Kanyang kausap si Timothy, kasama ka Timothy. At kung kasama si Timothy, kasama rin ako at kasama rin yung bawat isa na nakikibahagi doon sa paghahari ng Panginoon dito sa daigdig na ito. So, ito yung kanyang patutuo kay Timothy. Ang lalim. Pero andun yung isang patutuo ng isang lingkod ng Panginoon na ibinigay niya yung pinakamabuti niya. Inialay niya yung lahat-lahat sa kanyang buhay. Doon pinatunayan niya ano ba yung pag-ibig sa Diyos. Ano ba yung pag-ibig sa Diyos ng buong puso, ng buong kalwa, buong pag-iisip at buong lakas. Pagka tatanungin natin si Timothy, ang kanyang sasabihin, si Pablo yon. Si Pablo yon. Inibig niya ang Panginoon ng buong puso, ng buong kalwa, buong pag-iisip at buong lakas. Wala siyang itinira, maging yung sarili niyang buhay, hindi niya itinira. Inilagay niyang alay ito doon sa kamay ng Panginoon para magawa yung ipinagagawa ng Panginoon. Kay Timothy, maliwanag na maliwanag. Yung patutuo ni Pablo ngayon. Ngayon, balikan ko yung 2 Timothy 2:2. Ano yung bilin ni Pablo kay Timothy?
Sabi niya, remember ang mga narinig mo sa akin, Timothy. No, ako'y nagpipreach, ako'y nagpapatutuo sa mga tao tungkol sa aking conversion, yung aking mga prinsipyo sa pananampalataya na aking itinuturo sa maraming tao. Remember, Timothy, kasama kita. Kasama kita. So, ang sabi ni Pablo, remember ang mga narinig mo sa akin nung ako'y nagpapatutuo doon sa maraming tao. Iba ron ay believer, alagad na ng Panginoon, at yung iba naman ay nakikinig sa mabuting balita. Ngayon, pansinin niyo, naglagay ako ng note, kasama ni Pablo si Timothy saan? Sa kanyang buhay. Hindi lamang sa ministry, kasama sa pagtulog, kasama rin sa pagkain, kasama sa iba't ibang lugar na kanyang ginagawa, at makikita lang natin na sabi niya, naririnig mo yung aking mga patotoo, yung aking pagtuturo, yung aking pagsasane ng mga tao, nakita mo ang lahat-lahat ng aking bagay na ginagawa. Ang sabi niya, at marahil sasabihin ni Timothy, ilang beses ko nang narinig yung testimony ni Paul sa aklat ng Act, sa Book of Act, 3 times na ikinwento ni Pablo yung kanyang conversion. Pero pagka tinanong niyo si Timothy, hindi ko na kayang bilangin ilang beses na niyang binanggit yung testimony niya kung paano siya nakakilala sa Panginoon. So ngayon, eto na ngayon. Sa 2 Timothy 3:10 to 12, ito yung binanggit ni Pablo kay Timothy. Basahin ko muna rin sa English. You, Timothy, however, know all about my teaching. Alam mo, ang lahat ng aking itinuturo, my way of life, yung aking pamumuhay, my purpose in life, yung aking faith, yung aking patience, yung aking pag-ibig sa Diyos, pag-ibig ko sa tao, yung aking endurance, yung aking persecution, yung aking suffering. Nakita mo ang lahat ng mga bagay na nakita. Ang sabi, alam mo lahat yan. Wala akong malilihim. Yung buhay ko, lantad na lantad sa'yo. At kapag sasabihin natin, Timothy, ano yung masasabi mo kay Pablo? Sabi niya, sasabihin ni Timothy, kabisado ko na ang kalikaw ng bitukan ng taong yan. Kabisado ko yan. Alam na alam ko yan. Kilala ko yan. Kaya nga binanggit ng sabi rito ni Pablo, alam mo kung yung persecution na akin tiniis, yet the Lord rescued me from all of them. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Uulitin ko ang kausap ni Pablo rito, si Timothy. And then binanggit niya sa verse 14, but as for you, continue in what you have learned. Huwag kang titigil. Kung ano man yung natutunan mo sa akin, huwag kang titigil. And have become convinced of, because you know those from whom you learned it. Sapagkat kilalang kilala mo kung sino yung nagturo sa iyo. Alam na natin, from whom you learn it, kay Pablo, sa pamagitan ng Holy Spirit. Gusto ko yung Tagalog. Sa 2 Timothy 3:10 hanggang 12, ngunit sinunod mo yung aking itinuro sa iyo. Ang aking ugali, sinundan mo rin yung aking ugali, inadapt mo yung aking ugali. Nakita niyo ba yung discipleship? Sinunod mo yung aking itinuro sa iyo. Sinundan mo yung aking ugali, pati yung layunin sa buhay. And then, tinularan mo yung aking faith. Tinularan mo yung aking pagtitiyaga, yung aking pag-ibig at katapatan. Nakita niyo ba yung discipleship ni Pablo at saka ni Timothy? Kaya nga, nagbibilin si Pablo kay Timothy at nakita na niya na meron ng pagpapatuloy ang gospel, sapagkat si Paul ay nakapag-reproduce ng another Paul in the person of Timothy. Kaya lamang, pag ating pinansin, yung binanggit na doon sa 2 Timothy 2:2, ang sabi niya,
Remember yung mga nakita mo sa aking buhay at yung aking tinuro, yung aking doktrina, yung aking prinsipyo, yung lahat ng plano ko sa buhay maging dito sa Kingdom of God. Tandaan mo lahat yan. Pagkatapos, doon sa verse 2, tingnan nyo mabuti yung pagkakabanggit uli ni Pablo, and trust. Ang sabi doon sa verse 2, what you have heard from me in the presence of many witnesses, and trust to faithful man. Yung pangalawa kong tutukuyin, yung ang bilin ni Pablo, ipagkatiwala mo. Yung kabuuan ng natutunan mo sa akin sa mga faithful man. Ang sabi niya, dun sa yung pangalawang bahagi ng kanyang pagbibilin. Ano yung sinasabi ni Pablo kay Timothy? Make disciple. Make disciple. Find true disciples. Yung pwede mo mapagkatiwalaan. Sino itong hanapin niya? Faithful man. Ano yung hanapin ni Pablo? Faithful man, reliable man, na maituturo niya yung lahat ng inuutos ng Lord na itinuro ni Pablo at sinunod. Ngayon, anong klaseng faithful man? Sasabihin ni Pablo, yung tapat siya, Lord. Pagkatapos, tapat siya iyo. Tapat siya yung itinuturo. Tapat dun sa iyong pangitain at ipinamumuhay na salita ng Panginoon. Ito yung pinahanap ni Pablo kay Timothy. At ito yung isang pamantayan ng ating discipleship. Disciple to disciple. So makikita lang natin paano magiging matagumpay yung isang disciple maker kapag ka nagaya ng kanyang ginagawang alagad, yung kanyang buhay. Kahit yung kanyang buhay, maaaring hindi pa ito perfect. Pero ginagaya ng kanyang ginagawang alagad, yung kanyang attitude, yung kanyang prinsipyo, yung kanyang pagsasakripisyo ng buhay, yung kanyang vision, yung kanyang pagnanais na mapangyari yung Great Commission at maraming tao madala sa Kingdom of God. Ngayon, pansin ninyo uli, ang ginawa ko sa iyo, sabi ni Pablo, itinuring kitang minamahal na anak, kamanggagawa, disciple, isinama kita sa aking buhay at sa aking mga gawain. Gawin mo rin ito sa kanila. So, to faithful men, ang pinahanap kay Pablo, ulitin ko, faithful men, hindi smart men. Hindi yung popular na tao, hindi rin yung malalakas na tao, hindi yung mga magagaling, hindi yung mga taong sinasabi nilang perfect o kaya good-looking people. Hindi yung good-looking people. Ang sabi ni Pablo, ang hanapin mo, katangian, faithful. Paul, pwede ba magaling? Yung mga magagaling ba? Hindi. Faithful. Yung smart, hindi yon. Maraming smart, hindi faithful. Mga magagandang lalaki at babae, hindi yun ang hanapin mo. Marami riyan, hindi yan faithful. Ngayon, yung bang mga popular na tao, yung bang mahusay, mag-social na tao, hindi yon. Pwede kang iwanan yan. Baka ang hanapin niyan sarili, sa crowd. Ang hanapin mo, faithful na tao. Ngayon, bakit ito binabanggit ni Pablo? Sapagkat marami yung nagpagawang alagad o kaya pumasok sa loob ng church ang faithfulness sa sarili. Maraming tao sa loob ng church ang faithfulness hindi doon sa Lord, hindi rin doon sa pastor o kaya sa gumagawa sa kanyang alagad. Ang kanyang faithfulness, sarili, ang dinadala niya, sariling katwiran, sariling pananaw, sariling yung layunin sa buhay. Ngayon, ulitin ko, binabanggit dito na marami rito maaaring nagtuturo, pero ang itinatatag pa rin niya doon sa kanyang pagtuturo ay yung kanya pa rin sarili. Inaangkin nga niya yung kanyang disciple. Aking disciple yan. Huwag mo mapakialaman. Pero hindi niya naunawaan marahil lahat ng disciple ay pag-aari ng Panginoon. Ngayon, ano hanapin ni Timothy? Ang faithful man ay malalaman kapag ang dinadala niya at itinatatag na parangalan si Jesus Christ. Pangalawa, marunong mag-respect doon sa ibang tao, lalo-lalo na doon sa kanyang disciple maker.
nagsasubmit at sumusunod doon sa kanyang disciple maker. Ngayon, another, titingnan din natin sa ating application, tinitingnan natin yung kanyang devotion. Paano niya ginagawa ang kanyang devotion? Nagsasubmit ba siya ng report? Paano yung kanyang attendance? Paano yung kanyang worship? Paano niya tinitingnan ang mga training doon sa loob ng church? So, titingnan lang natin, marami tayo makikitang pwede maging gabay para suriin. Faithful bang tao itong aking tuturuan at sasanayin? Remember na ang kanyang, ang ating ipagtitiwala, Kingdom of God. Ano ipagkakatiwala natin? Next generation. Isang napakahalagang bahagi ng paghahari ng Panginoon. So, iwanan ko yung pangalawa. Yung pangatlong pinagbili niya kay Timothy, entrust to faithful men able to teach others. No? Ang isa pang bagay ng kanyang pagbibilin, yung may kakayanan na magturo rin sa iba, natutularan ka. At pagka binanggit natutularan, teacher, pagka teacher, meron discipline, meron leadership. Bakit? E-enforce niya yung ipinagagawa at itinuturo ng Panginoon. So, yung salitang able to teach others, magdi-discipline siya, magtuturo siya, magsasanay siya, yung kanyang gagabayan, kung paano to magkakaroon ng kakayanan upang gumawa rin ng alagad, ang sabi niya, able to teach others. Ngayon, kaya ang hanapin mo yung may kusang palo, yung hindi dikambyo, hindi ditulak, hindi dikabig, kundi may kusang palo. Kaya makikita lang natin, yung po pwedeng gamiting halimbawa ng ibang tao sa pamumuhay, sa pananampalataya, doon sa pagsunod sa ipinagagawa ng Panginoon. Ngayon, makikita ninyo, ito yung pamantayan ni Pablo doon sa kanyang ginagawa. Ngayon, binanggit natin, ito yung strategy ni Pablo para marating itong buong daigdig na ito ng salita ng Panginoon upang mapulpil ang Great Commission. Ang sabi niya, meron ditong four generation. Mula kay Pablo, pangalawa kay Timothy, pangatlo yung gagawing alagad ni Timothy at yung gagawing alagad ng ginawang alagad ni Timothy. So yung paglilipat ng faith ay malaga upang umabot sa maraming generation. Ang nasa isip ni Pablo, maabot ng salita ng Panginoon ng pinakamaraming tao at madala sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, pagka atin tiningnan saglit itong lahat ng bagay nito, ito yung pamantayang itinatag ni Pablo kay Timothy. Ngayon, puntahan ko lamang saglit, ano ba yung relationship na itatatag sa disciple to disciple? Una, yung relationship with God. Relationship with God. Gagamit lamang ako ng dalawang talata doon sa relationship with God. Sa John 8:31 to 32, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo yung aking aral, kayo ngay tunay na mga alagad ko, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. So, paano ro itatatag na iti talagang follower ni Jesus Christ? Sinusunod yung itinuturo ni Jesus Christ. Ngayon, bakit yun ang batayan? Ang pag-ibig sa Lord ay pagtupad sa kanyang salita at sa kanyang kalooban. Kaya nga, itinatag din ng scripture sa 1 John 5:2-4, this is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out His commands. Ang sabi rito, paano ro natin malalaman na mahal natin ang mga anak ng Diyos? Ang sabi rito, by loving God and carrying out His commands. In fact, this is love for God. In fact, ito ro yung paraan ng pag-ibig sa Diyos, to keep His commands. So yung sinabi ni Jesucristo, kung tinutupad ninyo yung aking aral, kayo ngay tunin na alagad ko, and then makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. So, yun ang unang relationship, love God. Yung pangalawa,
na binanggit na magpapatuto na talagang mga alagad nga tayo, yung bang yung with one another, ang sabi ni Jesus Christ do sa aklat ng John, chapter 13, 34 to 35, ganito ang pagkakabanggit, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. So paano raw malalaman talaga na mga alagad ni Jesucristo itong disciple-to-disciple relationship? They love one another. Yung salitang love one another, sa scripture maraming, at maging si Gary Chapman, meron siyang 5 languages of love. Yung isa'y touch, yung isa'y pagbibigay ng oras, yung isa'y pagbibigay ng encouraging word, yung isa'y pagbibigay ng gift, at pagkatapos, service. Lahat ng ito, love language ng Lord. Meron siyang touch sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit. Meron siyang time sa atin every time na tayo magpipray. At pagka tayo ay kailangan ng comfort, meron siyang encouraging word. At marami siyang gift sa atin, pero higit siya lahat, service. Inilalaan ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. So yun ang pangalawa. Una, love God. Pangalawa, love one another. Pangatlo, love the people of the world. Sabi with the word. Doon sa aklat ng John, chapter 15, verse 8, ang sabi, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciple. Paano raw malalaman tayo disciple? Pumupunta tayo sa mundo. Dinadala natin ang mabuting balita. Ninanais natin silang ma-win sa kingdom of God. May balik sa paghahari ng Panginoon. Sabi nga ni Jesus Christ, hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo magbunga at manatili ang inyong bunga. Upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ibibigay sa inyo. Ngayon, eto na ngayon ang tanong. Sino ang pipili? Yung disciple maker o yung disciple? Sino mamimili? Disciple ba ang mamimili ng disciple maker? No. Scripturally, yung disciple maker, ang siyang may karapatan pumili ng taong kanyang gagawing alagad. Ang disciple maker. At pagka itipinas siya ng disciple maker, magpapasakop na lamang yung disciple. Para bang ganito? Sino yung talagang namili? Yung anak o yung magulang? Sasabihin natin, pwede bang sabihin ng anak, ako yung pumili na aking magiging magulang? Hindi. Alam natin. Ang magulang ang siyang nagpasya para sila magkaroon ng anak. Kaya lamang higit sa lahat na atin titingnan ang nagkaloob ng anak doon sa mga magulang ay Diyos. So, titingnan din natin bawat disciple. Ang nagkaloob niyan ay Diyos doon sa isang disciple maker. So, hindi natin pwedeng baguhin yung pasya ng Diyos. Ngayon, kung magpapasya tayo ng ayon sa ating damdamin, ayon sa ating pasya, ulitin ko, lihis na tayo doon sa kalooban ng Diyos. Lihis na tayo. Bakit? Pinipilit lang natin yung ating emotion, yung pananaw natin ay maitatag dito sa relationship na ito. Kaya nga binanggit, hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Hindi ang disciple ang pumipili ng master. Ang master ang siya nagpapasya kung sino ang kanyang pinipili. So, kaya nga kay Pablo at kay Timothy, ang sabi niya kay Timothy, remember, pinili kita. At ikaw naman, Timothy, pumili rin ng reliable at saka faithful man. Napipili rin ang tao. So nakita lang natin yung bang flow ng authority dito sa disciple-to-disciple relationship. Ngayon, bago ko magtapos, gusto kong tingnan natin yung root of failed discipleship. Bakit? Yung failed discipleship, hindi naman nag-fail yung Holy Spirit. Hindi rin nag-fail yung disciple maker kung siya nagpapatuloy sa katapatan. Ang karaniwan dito, kung ang ating titingnan ay yung failure ng disciple, yung nagpapagawang alagad, yun ang tutukuyin ko rito. Maaring yung disciple maker, nakapagpabaya, pero hindi yun ang aking titingnan, kundi ano yung kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng failed na discipleship. Number one, failed repentance. Pagka nag-fail dun sa repentance,
failure na sa pagiging follower ni Jesus Christ, automatic yon. Hindi siya magagawang alagad. Bakit? Sapagkat ninanais ng Panginoon na i-complete muna yung repentance bago magsimula doon sa discipleship. Pangalawa, mas mahal ang sarili, family, job, career at mga bagay sa mundo kaysa Lord. Pagka ganito, hindi makakapagpatuloy. Hindi rin tatanggapin ng Panginoon. Bakit? Sa simula pa lamang ay masuway na. Sa simula pa lamang masuway na, hindi pa nagtatatag na siya susunod sa Panginoon. Yung pangatlo, ipinipilit ang gusto ng sarili. Ipinipilit. Yung bang nangangatwiran, malalaman yun man, ipinipilit ang sarili, nangangatwiran pa. Pangapat, hindi isinuko ang lahat. Hindi niya maipasya na i-give up niya yung lahat ng bagay para kay Jesus Christ. Kaya lamang, pagka tinanong natin, eh si Jesus Christ, meron bang itinara na hindi isinuko para lamang maligtas tayo? Sasabihin natin, lahat ng bahagi ng buhay ni Kristo isinuko niya sa Ama para magamit sa pagliligtas sa atin. So yun ang prinsipyo. Panglima, bakit nagkakaroon ng failure sa discipleship? Pabago-bago ang isip. Yung tinutukoy na pabago-bago isip, iti-confuse na tao. Hindi niya maitatag ang kanyang pananampalataya. At kapag ka iti-itinatag, hindi niya maitatag ang kanyang faith. Ang sabi nga ng scripture, walang matatanggap na anuman ang pabago-bago isip. Okay. Ano yung pang-anim? Sa root of failed discipleship yung pang-anim, nawala yung tiwala sa disciple maker o nawala ang faith doon sa discipleship either. Pero ulitin ko, kahit na mahina yung disciple maker, basta tayo'y merong faith, kumikilos ang Holy Spirit, magagawa natin yung ipagagawa ng Lord sa atin. Kumisan, may mga disciple na higit na mas malaki ang faith kaysa disciple maker. Pwede rin mangyari. Para bang ganito, sabi nga ng isang pastor, sabi niya, yung kanyang isang elder mas matibay at mas malaki ang faith kaysa kanya pagdating sa area na yun, isang area ng buhay, mas mataas ang faith sa kanya. Ngayon, ating conclusion, idea ng Diyos ang discipleship. Sinakatuparan nito ni Jesus Christ. Ito itinatatag ng Holy Spirit dito sa Great Commission. Ngayon, ang Great Commission ay tungkol sa paggawa ng alagad. Ngayon, paano lalago, titibay sa faith ang isang alagad? Anong atmosphere? Saang atmosphere dadalhin ang isang alagad para siya lumago at maging mabilis ang kanyang paghuhubog pabalik sa anyo ng Panginoon? Ano atmosphere? Great Commission. Pagka yung isang disciple maker at saka yung dinidisciple, nasa atmosphere ng Great Commission, ano tinutukoy? Endo ng winning, endo ng consolidation, endo yung discipleship, endo yung sending. Ito yung atmosphere na iniikutan ng mga alagad. Ang bilis ng growth. Spiritually at ang bilis din ng growth ng Kingdom of God pagka ating itinatag na yung atmosphere sa paggawa ng alagad nasa Great Commission. Ngayon, ang discipleship ay para lamang sa mga anak ng Diyos. Tinatawag natin sa citizen ng Kingdom of God. Hindi gagawing alagad yung tagalabas ng Kingdom of God. At ang textbook ng discipleship is Scripture. Ngayon, ang chief ng mga disciple maker ay ang Holy Spirit. Ang disciple maker, yung tao ay lingkod ng Holy Spirit na ginagamit upang gumawa ng alagad. Ano role ng Holy Spirit? Siya yung totoong teacher, siya yung totoong counselor, siya yung totoong helper, siya yung nagbibigay ng anointing doon sa mga disciple. And then, si Pablo gumawa rin ng mga alagad, nagagawa ng mga alagad upang matupad ang Great Commission. Bakit? Sabi ni Pablo, tularan ninyo ako tulad ng pagtulad ko kay Kristo. Yun din. And then, panglima, bawat nananalig sa Lord, tinatawag to follow Jesus. Walang exempted. Basta tumanggap sa Panginoon ang kasunod nito, discipleship.
Kaya ang tanong, are you a disciple? Pagka binanggit, I'm a disciple. Sino disciple maker mo? Kaya kung wala, maghanap ang isang disciple ng disciple maker. Kaya lamang, ang talagang dapat maghanap yung disciple maker ng gagawin niyang alagad. Sa ating altar call, tinanggap mo na ba si Jesus na Lord and Savior ng iyong buhay? Kung tinanggap mo na siya na Lord and Savior ng iyong buhay, alam mo na ang kasunod niya, discipleship. Magpapagawa kang alagad. Ano ang gagawin mo ngayon kung hindi ka pa nagpapagawa ng alagad? Mag-pray ng pagtatalaga ng buhay para maging tapat na alagad ni Jesus. Magpapagawa ka ng alagad. Yung pangalawa, disciple maker ka ba na pinagtiwalaan ng Lord ng ministry? Ipag-pray na pagtapatan yung calling ng Lord at kung itinabitawan, balikan. Bakit? Sapagkat itong pagiging disciple maker, iti pagpili ng Panginoon, iti pagkakatiwala ng Diyos. Pinagtiwalaan ka ng Diyos ng role na yan. Pagtapatan natin. At pagkatapos ay kung hindi natin nagagawa, bumalik lang. Balikan. Mag-pray. Ngayon, tumigil ka ba sa pagiging disciple? Magsisi at bumalik doon sa disciple maker. And then, bawat isa sa atin mag-pray ng pagtatapat as a disciple of Christ. Magkaroon tayo ng 2 minutes time to pray. Okay, begin. Pray. Lord, inilalapit ko po itong bawat isa na nasa online worship. Inyo pong itatago ang kanila pong kapasyahan na maging anuman ang kapasyahan ito, Panginoon, kung siya ay naghahanap ng disciple maker, pagkalooban mo, Panginoon, kung siya naman nanatigil sa kanyang discipleship at nagnanais bumalik, pagkalooban mo siya ng lakas at kakayanan ng confirmation sa pamagitan ng kilos ng Holy Spirit, na siya pinababalik niyo doon sa pagiging disciple. Yung mga disciple maker naman o kaya mga cell leader naman na pinagtiwalaan niyo na ng ministry, inilalapit din namin yung kanilang pagkatanggap ng ministry niyon. Inilalapit namin, O Diyos, yung mga kailangan nila, iba sa kanila ay walang gadget o kaya gamit para magawa yung pinagagawa ninyo. Dalangin namin sa kanila pong pagnanais na makabalik doon sa ipinagkatiwala niyong gawain. Pagkalooban niyo sila ng gamit o kaya yung kanilang lugar magkaroon ng signal, inilalapit namin upang yung pagkatawag ninyo at pagkapili sa amin, magampanan po namin. Yun namang iba, O Diyos, na nagnanais na maging tapat ng disciple. Pagpalain mo nga sila at bigyan ng kalakasan. Salamat sa inyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Magsisimula tayo sa ating komunyon. Pakihanda yung tinapay o piraso ng biskwit
at saka yung grape juice. Babasahin ko yung scripture. Ito yung katuruan tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabi si pagkanulo ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, ito yung aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo to bilang pag-aalaala sa akin. So itong tinapay ay sinisimbolo yung katawan ni Jesucristo na kanyang inialay para lamang tayo maligtas. And then do sa 1 Corinthians 11:25 ang sabi naman, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. So itong katas ng ubas naman, sinisimbolo dugo ni Kristo na inialay niya para magamit na panlinis ng ating lahat na kasalanan. Ngayon, binanggit na ang sabi, tuwing iinumin ninyo to, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay nito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. So habang ginagawa natin ng communion, ang ating inaasahan ay yung second coming of Christ. Meron tayong anticipation. Meron tayo talagang paghahanda na ginagawa. Saan? Doon sa second coming of Christ. Bakit tayo masigasig doon sa pinagagawa ng Panginoon? Alam na alam natin. Babalik uli yung ating Panginoon. And then, binanggit, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon, sa paraan di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa, sapagkat ang sino mang kumakain at uminom ng hindi kinikilala, ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit may hina at masasaktin ang marami sa inyo at may ilan niyang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. So bago natin tanggapin itong communion, atin mo nang suriin yung ating buhay. Meron bang kasalanan, kamalian, pagkukulang sa Panginoon, pagsusuwail? O ano man nagawa natin laban sa Panginoon, laban sa kanyang salita, magkaroon tayo ng ating confession. Okay? Tayo magyuko saglit ng ating ulo at ating gawin ang personal na confession. Begin. Panginoon, lumalapit kami ngayon bilang isang bayan ng Diyos, isang kongregasyon na bagamat magkakahiwalay at naroroon kami sa aming kanya-kanyang tahanan o lugar, inilalapit namin yung aming buhay upang hilingin ipatawad ninyo yung anumang offense namin laban sa Diyos, yung anumang pagkukulang o kaya pagpapabaya doon sa iyo pong layunin, sa iyo pong ipinagagawa sa amin, o anumang pagsuway o anumang karumihan. Patawarin niyo po kami sa pagtanggap namin ng komunyong ito. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, hawakan natin yung tinapay. Ang sabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. And then, binanggit niya, ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit. Saan siya galing?
si Jesus Christ galing sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay nito at ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatawan. So binanggit dito na yung tinapay ay simbolo ng katawan ni Kristo by faith sa ating pagsunod sa sinasabi ng talata. Sabi ng Lord, mabubuhay tayo magpakailanman. Kangino galing ang word? Galing ito sa Panginoon. At atin itong itatatag ngayon sa ating buhay. Hawakan natin ang tinapay bag at aking mag-pray saglit. Panginoon, amin pong ipinagpapasalamat itong piraso ng tinapay na amin pong hawak. Isinisimbolo nito yung iyong katawan na siyang inialay para kami magkaroon ng buhay. At kami po'y pumiraso ng tinapay bilang simbolo na kami nakikibahagi sa ginawa ninyo na pag-aalay ng buhay para sa aming kaligtasan. Pagpalain nyo nga po yung bawat isa. Salamat dito sa piraso ng tinapay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin natin. Hawakan natin ang lalagyan ng katas ng ubas. Ang sabi ni Jesus, pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay yun sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito sapagkat ito yung aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos, ang aking dugo mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Atin na itatatag sa ating puso, ipinatawad na ng Diyos ang lahat ng ating nagawang kasalanan. Malinis na yung ating buhay. Kaya lamang, if we really believe, walk like it, lumakad tayo sa dekdik na ito na kinikilalang nalinis na ng Diyos yung ating buhay, huwag tayong babalik sa anumang karumihan. Tayo manalangin. Panginoon, amin pong ipinagpapasalamat ang katas ng ubas na ito na isinisimbolo ang iyong dugo na naglinis na ng aming buhay, ipinatawad yung lahat ng aming kasalanan. Pinaging dapat kami sa Diyos at pinaging dapat po kami sa paghahari ng kaharian ng Diyos. Pagpalaan nyo nga po kami sa pagtanggap ng grape juice na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito, ating inumin ang katas ng ubas. Panginoon, salamat po rito sa komunyon na ito. Pinagpala nyo kami. Itinatag yung aming kaugnayan sa Diyos. Inyo pong pinalakas yung aming pagkataong loob at itinatatag din ninyo yung aming buhay na pag-asa. Magbabalik uli ang aming Panginoong Hesukristo upang kunin kami sa katawang lupang ito at papalitan ng katawang panlangit. Pagpalaan nyo nga po kami sa komunyong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon doon naman sa first time na nag-online worship. First time mo ba na sumama rito sa online worship? Si Jesus Christ ay naparito sa ating daigdig upang maging Panginoon at tagapagligtas natin. Pagkatay na ng palataya sa Kanya, binanggit, ililigtas niya tayo sa iyong Panginoon at tagapagligtas. So, ano yung gagawin? Tanggapin mo siya na Lord and Savior by faith. At ano lamang ang kaparaanan para matanggap natin si Jesus Christ na Lord and Savior? Una, repent. Magpasya tayong tatalikuran yung lahat ng ating nagawang kasalanan. Pangalawa, ipapasya mo na tanggapin siya na Lord and Savior ng iyong buhay. Pangatlo, pagtitiwala na ipapatawad ang lahat ng iyong kasalanan. Pang-apat, mag-pray tayo ating sabihin sa Panginoon ang iyong pasya. Sumunod tayo sa prayer na ito. Panginoon, kinikilala ko po na kay isang taong makasalanan. Patawarin niyo po ako. Tinatanggap na kita na maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking puso. Mula ngayon, kayo na po susundin ko sa lahat ng araw ng aking buhay. Panginoon, salamat po sa pagpapatawad ninyo
sa lahat kong kasalanan. Salamat din po sa pagkatsoras na ito, aking anak na ng Diyos. Salamat din po pagka ako umalis sa daigdig na ito, ako'y pupunta ng langit. Salamat sa inyo, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kinawang ba itong pasya na ito? Okay. Itinatag na ng Lord, ipinatawad ang lahat ng iyong kasalanan. Anak ka na ng Diyos. Pero paano ito napangyari ng Panginoon? By faith ang iyong bahagi, pananampalataya. Paano mo ngayon itatatag ang iyong pananampalataya? Sinasabi ng scripture na una, magpatotoo ka kaagad. Kangino, doon sa nagtag o kaya nag-imbita sa iyo na sabihin mo lamang o kaya i-message mo na tinanggap na si Jesus na Lord and Savior ng iyong buhay at tutulungan ka niya. Ngayon, kung hindi mo naman ito, kung kusa mo naman ito, ay magpatotoo ka kahit kangino doon sa nasa kasama mo riyan sa bahay. And then, magtag ka doon sa TGCM Facebook at magpadala ka ng message at iyong sabihin, tinanggap mo na si Christ na Lord and Savior ng iyong buhay. May tutulong sa iyo. Yung pangalawa, mag-pray. Ngayon, anak ka na ng Diyos. Ang Diyos ngayon ay iyon ang Ama. At nais ng Diyos, tatawag ka na ngayon sa Kanya bilang pagtatatag ng isang relasyon. Pero paano mag-pray? Sasabihin mo lang, Panginoon, katapos sasabihin mo kung ano yung iyong kahilingan. And then pagkaraman sabihin ang lahat ng iyong kahilingan, mag-e-end up ka ng ganito. Hinihingi ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganun lang kasimple. At may gagawin himala ang Diyos sa iyong mga kahilingan. Magpapatotoo ang Lord na siya isang Panginoon na gumagawa na sa iyong buhay. Yung pangatlong iyong gagawin, magsimula ka ng magbasa ng Bible. Sa pagbabasa ng Bible, magsimula ka sa Bagong Tipan at magsimula ka sa Book of John. Makikilala mo ron lalo kung sino si Jesus Christ. Pangapat, magpatuloy ka sa online worship na ito. And then yung panglima, sumali ka sa nag-aaral ng salita ng Panginoon. At pagka ginawa mo ito, titibay ka, tatatag ka sa pananampalataya. Pagpalain ka ng Lord, mag-e-end up ako sa prayer. Panginoon, inilalapit ko po ang lahat ng mga nag-online worship ngayon. Pagpalain mo nga sila, Panginoon. Maranasan nila yung presensya ninyo na nagkakaloob ng panibagong lakas, ng panibagong sigla, na naglalagay ng kaaliwan sa amin. Maging sa panahon na kami meron pong pinagdadaanan sa aming buhay. Nilalapit ko nga po, Panginoon, yung bawat isa inyo pong pagpalain at maranasan ang iyo pong pag-iingat habang siya nabubuhay sa daigdig nito. Tugunin mo rin, Panginoon, yung mga pangangailangan nila. Pagpalain nyo nga po ito nasa online worship nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. God bless you all.